Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang Toyota Hilux Conquest 4x2 Automatic. Ano, ready ka na? Oo naman, tara na! Magpasalamat din muna tayo sa nagpahiram ng sasakyan sa atin. Ang Toyota silang. At syempre, yung katandem natin dito, si Sir Argus. Hi! Ako nga pala si Argus sa tanga ng Toyota Silang Cavite. Inaanyayan namin kayo dito na bisitahin kami at hanapin ang Team A1A or ako, Argus sa tangan, para pagsilbihan namin kayo sa mga gusto niyong sasakyan. Maraming salamat ulit! Kita-kits! Kung interesado naman kayong kumuha ng kahit anong Toyota na sasakyan, i-check out nyo lang yung website namin, www.rit-ridingintandem.com. Meron kami dong price list at meron din kami mga brochure ng sasakyan. Kaya ano pang iniintay nyo, pwede na rin kayo dun mag-apply. I-click nyo lang yung link sa description sa baba. Ito ang website ng RIT Riding in Tandem. Kung gusto nyong kumuha ng sasakyan, i-click nyo lang to, tapos i-click nyo to. Ang makina nito ay 2.4-liter diesel, 4-cylinder, 16-valve, double overhead cam, variable nozzle turbo with air-cooled intercooler. May maximum output ito na 150 PS at 3,400 RPM. At may maximum torque naman na 400 Nm at 1,600 to 2,000 RPM. Ang transmission nito ay pwedeng 6-speed automatic o di kaya 6-speed manual. Pre-facelift ng Hilux, sexy siyang tingnan. Meron siyang chrome garnish, straight lines, at slight curves. Pero ngayon, tingnan nyo naman, para kang nagdala ng tangke sa gunfight. Grabe, overpowering ang looks. Ang tough ng exterior niya, ang lakas ng dating ng rugged accents. Isa-isahin na natin. Ang grill ay napapaligiran ng chunky matte black accents na mukhang bull bar. Karugtong to hanggang bumper at pati yung flow ng design hanggang dito sa gilid. May konting chrome garnish lang sa gitna at sa bandang ibaba naman, may skid plate design at dalawa na parking sensors. Ang ilaw, clean and sharp ang looks. LED ang headlamps at ang daytime running lights. Meron ding dark gray na lining. Andito naman yung signal lights. Sa fog lamps naman, enclosed siya sa black na casing na may dark gray sa labas. Karugtong to ng over fender dito sa side. Sa side, ito ang cream of the crop. Ang ganda ng combination ng over fenders at ng mugs ng gulong. Parang black na periwinkle, di ba? Ang size nga pala ng gulong, 265/60R18. At ang minimum ground clearance naman ay 279mm. Rugged accents pa rin dito, pero ang ganda tingnan at nagko-coincide sa harap. Ginawa nilang matte lahat ng black. May roof rails, black ang door handles, black ang side mirror na may signal light, at may step board. Matte black ang sports bar na may dark gray na accent. Plastic ang housing nito, pero may bakal sa loob. Ang pinaka-noticeable dito sa likod ay itong matte black accent sa handle. Andito yung reverse camera at yung emblem ng sasakyan. Andito rin yung third brake light. Maganda yon kasi mas kita kapag namreno ka. LED combination ng ilaw sa likod. May LED strip, andito yung brake light, signal light, at reverse light. Meron din ditong reflector. Maganda din yung bumper. Dark gray na may matte black sa ibabaw. Para pag tinapakan mo, hindi magagasgas. Pwede kang tumapak sa gitna, pwede ka rin tumapak sa gilid. Meron din siyang apat na parking sensors. Kung gusto nyo na mga masinsi ng car reviews, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Marami kami yan! Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin o kaya sasakyan na gusto nyo ipa-review, mag-comment lang kayo ah! Gusto nyo na makita loob, no? Pero saglit lang, tingnan nyo muna to. Ito ang susi ng Hilux. Kita mo naman, di ba? Medyo magaan lang siya, tapos ito yung switch niya para mabuksan mo tong susi. Sa unahan naman, meron siyang logo ng Toyota, meron siyang stripes na design,
lock, unlock button, tsaka alarm. At huwag niyong kalimutan, check niyo yung website namin, www.rit-ridingintandem.com. Okay, o ito na! Black is beautiful, no? Sige nga, comment below kung anong masasabi niyo sa interior niya. At ngayon, bago tayo mag-space test, ang adjustment ng manibela nito, tilt and telescopic. Yung upuan naman niya, naabante, atras, nahihiga, at meron din siyang height adjustment. Sa space test natin, yung tuhod ko, pasok na pasok. Ang headroom natin, mga ganito kalaki. Ngayon, check naman natin sa second row seats. Kasya ako dito, yung tuhod ko, isang fist, may konting sobra pa. Yung headroom natin, kasyang-kasya rin naman ako. Medyo maliit lang dito kaysa dun sa unahan. Mga ganito lang dito. 5'8 ako ha, naka-normal driving position ko tong unahan. O, tingnan naman natin yung trunk. Tara, G-test na tayo. Kakaiba G-test natin ngayon. Girl test. Titingnan natin kung ilang girls ang kakasya dito. Palagay ko, isa, dalawa, tatlo, apat. Mga limang girls siguro. O, sa mga chick boy dyan, alam nyo na. Dito sa cargo bed natin, maganda yung lining niya, matigas na matigas, solid na solid. Meron tayong apat na pwedeng talian dito at meron siyang ilaw dun sa sports bar niya sa gitna. It's kalikot time! Grabe dito sa loob, para siyang mga black pero iba-ibang texture ng black, iba-ibang level ng black. Ang cozy, luxurious yung datingan. Simulan natin dito sa ibabaw, black yung ceiling niya. Meron tayong dome lights dito. Meron tayong dalawang ilaw pa sa unahan, nilalagyan ng shades. Yung visors natin, isa lang ang merong salamin, itong nasa passenger side lang. Sa side naman, ito yung pinaka-noticeable dito. Yung mga handle niya, solid eh, no? Ito, sa A-pillar at sa ibabaw, solid yung hawakan. Kaya pag pumasok ka dito, hindi ka mahihirapan, hindi ka mag-aalangan sa hawakan kasi solid. Ang pintuan naman natin, karamihan dito plastic, pero meron din siyang leather sa mismong armrest mo. Sa unahan nun, meron tayong piano black finish. Yung controls natin, solid siyang pindutin. Yung bukasan natin ng pinto, chrome siya. Tapos meron siyang parang katuloy na parang brushed aluminum, pero hindi, plastic design. Tapos sa ilalim nun, meron tayong ambient lighting na kulay blue. Ayun ang gandang tingnan. May tweeters din siya sa gilid ng aircon vents. Meron din siyang bottle holder at additional compartment. Ang manibela naman natin, leather wrapped siya. Ang mga stitchings niya ang tataba, as in, ayan o, hindi masusugatan yung kamay mo at hindi magaspang sa kamay kasi nga ang tataba nung tahi. Sa left side, nandito yung controls natin ng infotainment system. Sa right side, ito naman yung controls natin ng instrument cluster. Meron din siyang piano black finish sa may ilalim banda. Sa likod naman ng manibela, nandito yung cruise control natin sa bandang baba sa right side. Ang instrument cluster naman natin, simple lang yung design niya pero ang lamig sa mata. Kasi kagaya ng ambient lighting natin sa pintuan, blue rin yung mga needle nito sa speedometer at tachometer. Plus sa gitna ng instrument cluster natin, meron din siyang colored na screen. Sa dashboard naman natin, ang daming nangyayari. Parang layer by layer by layer by layer. Sa ibabaw, meron siyang plastic na hard layer. Sa baba niya, nandito yung aircon layer na nandito rin yung relos niya at yung hazard switch natin. Sa baba ulit, ito naman yung layer niya ng katuloy din ng parang plastic aluminum. Basta maganda itsura.
yun. Brushed plastic aluminum na design. Sa baba nun, piano black finish. Kasama din dito, dalawa yung glove compartment. So, itong Hilux na sulat, pindutin mo lang siya, yun. Meron ka ng glove compartment at meron pang second sa baba. Yung mga aircon vents naman natin sa dalawang sides, sexy. Parang ma-shape siya, parang dahon yung shape nung aircon vents natin. Pero yung aircon natin sa gitna, iba rin yung shape niya. Ang infotainment system naman natin, 8 inches siya. Meron siyang Android Auto at meron din siyang Apple CarPlay. O yan na, mga hinahanap nyo, kompleto na. Sa bandang left side naman ng ating infotainment system, nandito yung ating engine start-stop button. Sa bandang baba ulit, ito naman yung aircon system natin. Automatic climate control siya. Sa left side, ito yung ating climate. At nasa right side, ang ating fan speed. Sa baba ulit, meron tayong ditong dalawang power supply. Meron tayong USB at saka yung control ng traction natin. Meron din tayong compartment dito sa unahan. Dalawang cup holders. Meron siyang eco mode, power mode. Ang shifter naman natin, typical Toyota. Medyo maliit for my taste pero okay naman ah. Piano black finish yung ilalim. Andito yung shift lock. Park, reverse, neutral, drive, tsaka sequential. Sa bandang baba ulit, another compartment. Manual naman yung handbrake natin. Ang armrest napakalambot. Meron siyang kakaibang shape kasi... Ewan ko, ba't niya ba iba? Sabagay, siguro pag maluwag na yung handbrake para hindi tatama. Okay, buksan natin sa loob. Ah, malaki. Malaki yung lalagyanan niya sa loob. Ang upuan natin, cloth siya, napaka-komportable, malambot, tsaka breathable. Ito, ang kinaganda naman nito, pag tag-araw, hindi masyadong umiinit, hindi kagaya ng leather na fried eggs ka. Dito sa second row seats, meron tayong dalawang sabitan dito sa ibabaw, sa bandang likod. Tapos yung mga hawakan naman natin sa ibabaw, solid na solid, hindi siya yung tumutupi, talagang matigas eh, no? Dito naman sa ating mga B-pillar, meron din siyang hawakan para solid, hindi ka mahuhulog. Meron pang additional na sabitan dito sa parehong first row seat sa likod. Yan, kaso 4 kilograms lang yung max na pwede mong isabit. Meron din siyang pockets dito. Meron siyang armrest na merong dalawang cup holders. Isofix din siya. At meron ditong tinatagong sikreto. Ito. Sa ilalim ng upuan, nandito yung tools natin. Pwede mong ilagay. May compartment dito sa right side. Meron din dito sa left side. At ngayon, tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo. Let's go! Let's go na! Okay. Uy, maganda sounds ha. In fairness ha, maganda sounds. Okay, let's go! Una, steering. Hindi siya sobrang lambot. May konting bigat yung steering niya. Pero, okay naman. Kayang-kaya namang i-steer. Hindi naman sasakit yung braso mo. Ang shifting niya, wala akong nararamdaman. Ito, regular driving niya. Wala lang, konting tok, shift na. Ngayon, 40 kilometers per hour tayo. Try ko lang bilisan ng konti. So, yung acceleration niya, linear lang. Yung dire-diretso lang, patulin ka lang ng patulin. Hindi mo ramdam yung biglang gaganyan ka. Basta tuloy-tuloy, mabilis din, makaka-overtake, kayang-kaya naman. Yun yung normal mode. Pero ngayon, itry ko lang itong power mode. So, ganun din yung acceleration niya, pero mas mabilis lang yung response. So, pag piga mo, mas ramdam mo yung urgency. Unlike sa normal mode, mas less yung urgency. Sa suspension naman natin, hahanap tayo ng konting lubak. Makinis-kinis kasi yung kalsada dito eh. Okay, yun. Ang suspension niya, syempre, pick-up. Mararamdaman mo, merong konting talbog. Hindi naman mawawala yun sa pick-up. Pero, kung kumpara mo sa mga lumang pick-up, abay, napakalaking improvement. Ngayon, itry ko naman yung ating manual mode. Okay. Sa manual mode natin, maganda yung shifting niya sa downshift niya. Okay na okay, ramdam mo yung engine braking natin sa downshift. Ngayon, yung upshift niya, may konting delay lang siya. Siguro, shift mo, 1, 2, tsaka siya mag-shift. Hindi na masama, okay lang. Pero mas feel dito pag nasa drive ka lang. Sa braking naman natin, so malakas yung preno niya. Hindi pumapako, pero malakas.
Ngayon, try naman natin yung U-turn. Siyempre, understood, napakalaki nito. Full lock tayo sa left. Walang sasakyan. Isa, dalawa. So, kinapos tayo ng kalsada, pero tingin ko isa, dalawa, mga dalawat kalahati. So, understandable, malaki. Eh, malaki eh. Wala tayo magagawa dyan. Mga dalawat kalahati siguro. Okay. At ngayon, tapos na ako mag-test drive. Tingnan naman natin kung ano masasabi ni Elaine. Let's go! Ayaw. Let's go. Teka, palitan na tayo. Okay, ako naman. Let's go. Teka lang. Ewan ko nga ba, ano nangyayari pag umuulan, ano, nawawalan tayong power? Walang signal. Okay, ang steering nito, may konting bigat, pero kaya, kaya naman. Hindi naman siya yung sobrang powerful na kailangan mong todo effort ka, hindi. Kayang-kaya mo siya, tsaka mas konti yung liko niya compared naman sa mga lumang pickup. Sa engine power, ano masasabi mo? Mabilis din eh. Maano rin umarangkada eh, oh. At saka ang taas din nga nito. Kita mo yung mga ibang sasakyan, yung mga bubong nila, literal. Ang transmission... Oo nga, isang pitik lang ngayon na. Mabilis ang response ng transmission. Ang braking, oh yan, tinatry ko na. Dahil pagbigyan natin ang Everest. Okay, ang braking niya... Ang ganda ng progression, malakas ang initial bite, at maganda nga yung progression niya, hindi ka papako. Di ba? Okay na okay din yung overtake. Oo, hindi kinakapos. So, hindi ka maiiwanan ng ibang sasakyan. Okay, ang suspension, pag pick up talaga, ang suspension, mas gusto ko sa harap kaysa sa likod. Mas hindi matalbog sa harapan. Pero yung sa likod, karaniwan, pang pick up, ganun. Ay, try natin yung busina. Cute. Cute yung busina, cute. Ang gusto ko dito, yung mga A-pillars niya, walang masyadong blind spot. Hindi masyadong ano eh, hindi malaki yung mga nakalagay dito sa A-pillars. Kaya yung mga gilid-gilid, kita mo, hindi mo kailangang dumungaw masyado. Ang pinaka nagustuhan ko dito sa loob, yung ano eh, all black. Tapos may mga blue na ilaw, blue accents na ilaw. Dito sa mga pindutan sa ano, infotainment, meron din eh. Ang ganda, parang ano, relaxing na, basta maganda yung vibe. Pag black kasi ano, mas mukhang mamahalin kaysa pag gray, no? Oo. Yung gray kasi usual eh. At saka yung mga design niya rin kasi sa labas, mga black-black din, tapos matte black, tapos bagay dun sa interior niya, black din lahat dito sa loob, di ba? Apat ang variants ng Toyota Hilux Conquest. Ang 2.4-liter 4x2 manual transmission ay nagkakahalaga ng 1,380,000 pesos. Sumunod naman ang nireview namin na 2.4-liter 4x2 automatic transmission na nagkakahalaga ng 1,455,000 pesos. Sumunod naman ang 2.8-liter 4x4 manual transmission na nagkakahalaga ng 1,755,000 pesos. At ang pinakamaganda naman ay ang 2.8-liter 4x4 automatic transmission na nagkakahalaga ng 1,830,000 pesos. Para sa safety and security features, meron itong SRS airbags, anti-lock brake system with brake assist and electronic brake force distribution, vehicle stability control, hill start assist control, downhill assist control, seat belts, child restraint system, emergency brake signal, Toyota vehicle security system, camera, at clearance and back sonar. At dito na tayo sa segment na... The good and the bad. Unang-unang bad natin, kasi yung suspension niya, typical pick-up. Pero ganun naman kasi talaga eh. Ang trade-off kasi niyan, pag matigas yung suspension mo, mas marami kang maikakarga. So dito, 1.115 tons ang malalagay mo. So napakabigat nun. Sumunod naman, mataas kasi siyang sasakyan, medyo mahirap umakyat. Pero ang maganda naman dito, class leading yung ground clearance niya, 279 millimeters. Next naman, yung engine niya kasi, kaya mong umovertake, may lakas siya. Pero hindi siya sobrang lakas kasi ang nakakabit sa kanyang engine, yung 2.4 liter lang, hindi yung 2.8.
Pero kung gusto mo kasi ng 2.8 liter na makina, yung mas malakas, kailangan kasi ang kunin mo yung 4x4 variants ng Hilux. Next naman dyan, lima lang yung pwedeng sumakay, pero marami ka namang maikakarga sa likod. Next naman, yung stepboard kasi para sa akin, siguro malaki lang din kasi yung paa ko. So medyo kapos siya sa laki para sa akin. Pero okay naman, talagang tatansyahin mo lang, isasakto mo lang talaga yung paa mo sa kanya. Mas noticeable yun pag pababa ka, pero pag pataas kasi, mas madali. Okay, sa good naman tayo. Unang-unang good sa akin, yung mga blackout parts niya. Sa labas at saka sa loob ng sasakyan. Sa labas, rugged na rugged siyang tingnan dahil sa mga matte black designs at mga matte black na garnish. At sa loob naman, black na lahat. Idagdag ko lang dito na yung pre-facelift kasi medyo sexy yung datingan ng Hilux. Pero dito kasi sa bagong Conquest, pang baragan talaga yung itsura niya, ayos na ayos. Next na good naman dito, Hilux to. Subok na to ng lahat. Indestructible na nga ang image nito sa iba. So yun yung napaka next na good dito. Plus dahil Hilux to, yung pyesa natin, no problem. Luzon, Visayas, Mindanao, o kahit sa ang singit ka ng Pilipinas, no problem. Yun yung pinaka next na good sa kanya. Sumunod naman, yung mga A-pillars kasi niya, konti lang yung blind spot mo. Hindi mo na masyadong kailangang mag-lean forward o kaya tumingin-tingin pa para makita yung nasa kaliwa at nasa kanan mo. Kita mo agad. Next na good naman sa amin, yung radyo. Aba, maganda, tunog. Isa pang nagustuhan ko dito, yung ambient lighting niya na kulay blue. Nandun sa mga pintuan at saka dun sa mga pindutan. Ang ganda-ganda tingnan. Sunod naman yung aircon, napakalamig. Sumunod pa dyan, yung mga hawakan, solid. Solid na solid siya pag hinawakan mo. Alam mo, kayang-kaya ka ng mga hawakan na yan. Hindi ka mahuhulog. Ang verdict ko naman dito, kung gusto mo ng pickup na reliable at subok na ng panahon, at mataas ang resale value, ito ang dapat nakunin mo. Idadagdag ko na lang dito na yung long-term use dahil yung parts availability, maintenance, lahat dito madali. So kung yun ang gusto mo, yun ang hanap mo, tamang-tama sa itong Hilux na to. Maraming salamat ulit sa panonood! Sana po may natutunan ulit kayo sa panonood sa amin. So, next video na! RIT, Riding in Tandem, RIT, Riding in Tandem, RIT, Riding in Tandem, siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine, RIT, Riding in Tandem, RIT.